like and share na po ang ating fanpage na Jay Uriles. Okay, J-A-Y-O-R-I-L-E-S. Live na ho tayo ngayon sa ating pong dearest Jay Uriles. So, eto po, batiin ko lang muna si Junior Kaalim Fronda na nakatutok ngayon sa Kuya Jay sa Serafica Fronda Gigasangan. Araw-araw kami nakasubaybay. Aljon Alipio. Kuya Jay, pa-shoutout po kami din sa may poblasyon Labrador. Kasama ko sa trabaho, ako sa Limpacto, Melboy at kay Kulas. Masamsami, Joyce Singson, watching from Baay West, Lingayen, Pangasinan. Joyce Singson, thanks. And Remy De La Cruz, Kuya Jay Uriles, pabati kami dito sa may Namolan East, Lingayen. Kay Michael Kulabat at Aquino Arnel. Pabati naman po yung anak ko na si Ann at yung asawa ko na si Vilma, Tatay Rodrigo, Tatay Letty at si Ma'am. Dang marami sa Mamaril at ex-mayor Ninong Pon Soriano, Alfie Sininang Fe Soriano. Salamat sa pagbati kay Kagawad Arnel Aquino at Gilig Malasiki. Nga pala, batiin ko na lang ulit si, speaking of Malasiki, sila siyempre si Sir James Terrado kay Sir Attorney Weng. Ayan, parati hong nakatutok ito mga to sa atin sa Energy FM, lalo na pag bumabihay na si Attorney Weng sa kanya mga importanteng lakad. Salamat po Sir Attorney sa pakikinig sa Energy FM. Sa inyo na pong lahat. At patnubay po ng mga magulang ang aking hinihiling, ano man po ang pagkakawig sa inyong tunay na buhay, di po sinasadya. Mangyari lang po na pwede kayong sumulat po sa ating energyfm@yahoo.com. Uulitin ko po, ang sulat ko po na babasahin ngayon, naglalaman po maaari ng salitang hindi ka nais-nais sa inyong pandinig, kaya patnubay ng magulang parati ang aking hinihiling. Once again, parental guidance is a must. Kanina, nag-cross lang po yung ating sulat na babasahin. Okay, narito na po ang inyong dearest Jay Uriles. Dearest Jay Uriles, tawagin mo na lang po ako sa pangalang Carlos. Tagarito lamang po ko sa isang barangay sa Maysual, Pangasinan, kung saan man po dito ay iyon na lamang pong itago. Alam mo, Jay Uriles, halos lahat na po ata kami dito sa aming barangay, isa na lang ho ang naririnig mong radio station. Energy FM lang po. Napunta ka sa may Kabalatyan, sa bayan po ng Sual, Energy FM po ang pinapakinggan. Nagagawa ko pong sulatan kagawa ng may kwento po ang aking lola na naishare niya sa amin minsan nang kami magmerienda habang wala pong kuryente. Kung saan, hindi ko ho makalimutan tong kwentong ito kaya nais ko rin pong ishare sa iyo. Patagal-tagal na rin daw na kwento ito na nangyari sa buhay niya. At base sa kwento na ay galing pa daw ito sa buhay ng best friend din niya, kung saan nangyari nga po ang isang kababalaghan. Nagplano daw pong mag-hiking ang tatlong magkakaibigan noon dahil ang trip daw nila noon ay nature tripping. Ang makapunta daw sa tuktok ng bundok ay isa hong kakaibang feeling. Alam mo naman dito sa Dasol, sa Sual, talaga naman pong pagdaptaan ka dito, bulubundukin din yung lugar na yan. Isa hong feeling or fulfillment na ikaw ay nasa top of the world. Ang pakiramdam mo, lahat ng stress mo sa buhay, naiwan sa baba. You will have a feeling of contentment or tinatawag nating relaxation. Nare-refresh ka pag nandunong ka sa ibabaw ng bundok. Nasubukan nyo na ba yan? Pero di lahat po ng siniswerte na nakakapunta po sa tuktok ng bundok. May mga pagkakataon, Jay Uriles, na may ganito sa kwento ng lola ko. Yung ikaw ay maingkanto. Naniniwala ba kayo sa engkanto, Jay Uriles? Yes, naniniwala po ako. Na pag ikaw daw ay napagtripan o natipuhan ng isang engkanto, ililigaw ka daw niya kahit saan ka magpunta. At hindi ka makakarating sa iyong destinasyon o patutunguhan. Isang araw, nang paakyat na silang tatlo na magkakaibigan na babae, laking pagtataka nila at kanina pa sila ikot ng ikot. Pero
iisang lugar pa rin ang kanilang nabubungaran. Isang puno na mataas. Makasiguro'y 6 na beses na silang umikot-ikot at sila'y nabubungaran pa rin nilang isang malaking puno ng balete. Naisipan tuloy nila ang kasabihan, pag kayo'y naingkanto, baligtarin ninyo ang inyong mga damit pang taas at pang ibaba. Na siya namang kanilang ginawa. Tinanggal nila ang kanilang pang taas na damit, binaligtad. Sumunod naman na kanilang tinanggal ay ang kanilang pang ibaba, pati underwear, binaligtad. Dahil tatatlo lang naman sila, dali-dali nilang ginawa. Nagtuloy sila sa kanilang paglalakad, hanggang sa makarating ho sila sa isang lugar. Nawala na ho yung puno ng balete. Sabi naman sa inyo, totoo itong kasabihan na to, Jay Uriles, eh, sabi. Maya-maya, laking pagtataka lang nila nang meron silang madaanan na isang lugar na punong-puno ng sisiw. Punong-puno ng sisiw. Ang daming sisiw. Gaya-baya pa'y may lumitang na isang matandang lalaki na may daladalang baston. Doon ay nagwika, "Isang kalapastangan na kayo'y pumarito sa aming kaharian." Kaharian? Oo, ito'y kaharian ng mga sisiw. Ah, kaya pala napakaraming sisiw. Pasensya na po. Pero hindi naman ho namin sinasadyang magawi dito. Ah, wala ng eksplanasyon pa. Kayo'y mapaparusan at kailangang manatili kayo dito sa loob ng 100 taon. 100 taon? Bago kayo makalabas. Ang sabi na, tagal-tagal na pa. Naku, sabi na, kung sakali, eh dito na kami mamamatay. Ang sabi naman nila, depende yan. Maliban na lamang ang sabi ng isang ng matandang lalaki, kung wala kayong maapakan kahit na isang sisiw, at mamamatay. Pero kapag nakaapak kayo, paparusahan kayo kaagad. Pero kung sa loob ng 50 taon, hindi kayo nakaapak ng kahit isang sisiw, baka mabigyan ko kayo ng parol. Baka lahat kayo ay papalayain ko. Kahit isa lang ho sa amin, ha? Oo, sabi ng matandang lalaki. Sus, eh kung makalaya naman ho kami, ilang taon na rin pala, uugod-ugod na rin kami. Di bali naman, basta makalaya tayo, ang sabi ng isa sa mga kakaibigan. Pumasok ng una ang babae. Ang pagpasok pa lang yan, nakaapak na kaagad. Namatay yung sisiw. Dahil nakapatay ka kaagad at nakaapak ng isang sisiw, itatali kita kasama ang isang matandang lalaki na mabaho at higit sa lahat, walang alam mong gawin kundi ang humatsing ng humatsing. Pinaling nga yung unang babae. Ang ikalawang babae naman, nag-ingat. Kinabukasan, pagkagising ito, nakalimutan naman ito na nasa kaharian siya ng sisiw. Pag-apak nito, bigla na lang naapakan nito ang isang sisiw at namatay. Ayun. Sabi ng matandang lalaki, lumitaw, paparusahan kita. Itatali ka rin naman katabi ng isang matandang lalaki na mabaho ang paa at mabaho ang kilikili. Pagkatabi kayong dalawa, forever. Kawawa naman ang kaibigan ko, ang sabi. Dahilan upang ang ikatlong babae ay nag-ingat na. Hindi man lang nitong nagawang makaapak ni kahit isang sisiw at namatay, wala kahit isa. Sa ituwing ito'y aapak ay dahan-dahan nitong inilalakad ang kanyang paa, inihahawi muna ang kanyang dadaanan nang sa ganun wala kahit isang sisiw siyang maapakan at mamatay. Umabot ng 45 years. Kumulubot na ang kanyang mukha, ang kanyang balat. Excited na rin siyang makalabas sa kaharian ng sisiw. Para sa ganun, maisama niya na rin ang kanyang mga kaibigan. Napansin ng matandang lalaki na nasadyang napakaingat ng babae. Dahilan upang bigyan siya ng isang reward. Tuwang-tuwa ito. Nagtungo sa matandang lalaki upang pag-usapan nila kung ano ang kanyang award na matatanggap. Sabi ng matandang lalaki, "Dahil sa umabot ka ng 45 years at di minsan, hindi ka nakaapak at hindi ka nakapatay ng isang sisiw. Ano po ang reward ko? May itatali ako sa iyo, katabi mo ang isang lalaki
makakasama mo habang buhay. Aba, nagulat na lang ang babae nang nakita niya ang isang lalaki. Medyo kalbo pero napakagwapo, kamukha ni John Lloyd. Tuwang-tuwa ang babae. Kinausap niya ang lalaki na gwapo na mala John Lloyd. Ang sabi niya, 5 taon na lamang ang aking nalalabi para makalabas na rin ako dito sa kaharian ng sisiw. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko para bigyan ako ng isang napakagwapong lalaki na kagaya mo na look-alike pa ni John Lloyd na artista na idol ko. Tumanda na ako dito at napakagandang parusa ito na aking matitikman. Ang sabi ng lalaki, hindi ko alam sa'yo. Pero ang huling natatandaan ko eh, paparusahan daw ako dahil nakaabak ako ng sisiyo. Kasama ko ang isang lola na ambisyosa. Masamsam eh. Nakaapak na din pala ng sisiyo. Ako ang parusa mo, gano'n? Ang iyong matandang lalaki to.